Purihin ang Diyos sa pagpasok natin sa 27th linggo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Ako po si Sister Ameline ng Daughters of St. Paul. Ihanda na natin ang ating puso at diwa sa mabuting balita ngayon. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong malaigos na yan, 'Mabunot ka at sa dagat ka matanim,' at susundin kayo nito. Ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, 'Halika na't dumulog sa hapag?' Sa halip ay sasabihin niya, 'Ihanda mo ang aking pagkain, magbihis ka't pagsilbihan ako habang kumakain ako't umiinom, at saka ka na kumain at uminom. Dapat kaya kayong tumanaw ng utang na loob sa utusang iyon dahil sa ginawa nito ang iniutos? Gayon din naman sa inyo. Pagkagawa niyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin niyo, 'Mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat namin gawin.'" Sa Ebanghelyo, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Regalo mula sa Diyos ang pananampalataya. Bilang isang regalo, kailangan natin itong pakaingatan at payabungin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral at turo ni Jesus. Ngunit may pagkakataong susubukan ang katatagan ng ating pananampalataya. Magkagayon, katulad ng mga apostol, hingin sa Panginoon na dagdagan ang ating pananampalataya upang manatiling tapat sa Diyos. Datapwat naniniwala si Jesus na naitanim na sa atin ang pananampalataya. Subalit, marami lamang tayong excuses. Ika nga, kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, maraming paraan. Kaya naman, kung nais nating madagdagan at lumago ang ating pananampalataya, sinlaki man ito ng butil ng mustasa, dapat tayong kumilos, dapat nating gamitin ito, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Ang kakayahan nating magtiwala ay lumalago kapag ginagamit natin ito. Gayon din ang pananampalataya, lumalakas at lumalago kapag ito'y ginagamit sa tama at wasto, sa pagtugon sa aral ni Jesus at sa pagtulong sa kapwa. Mga kapanalig, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Pakiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Para sa inyong namasugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng iba pang may karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga sipi mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang salitang nakalulugod ay pulot-pukyutan, matamis sa puso at lunas sa katawan.